Welcome back mga Kasarap Vlog! This is Angel James and your all its vlog, Sarap Vlog! Tara, luto tayo! I-upgrade natin mga Kasarap Vlog ang ampalaya para hindi lang siya ginisa. I-twist lang natin ang pagluluto sa kanya para mas lalo pang sumarap at kagana-gana. Kaya tara mga Kasarap Vlog, samahan niyo ako, magluto tayo. At tatawagin natin tong Sotanghon Ampalaya Con Charon. O diba bago sa iyong pandinig at bago sa iyong itsura. Kaya tara, luto tayo. Simpleng ulam lang to mga Kasarap Vlog. At madali lang gawin. Kaso, ang lahat, hindi lahat kumakain. Kasi sa ampalaya daw, sobrang pait. Parang yung ex mo hanggang ngayon galit. Char, bitter yan. Pero tuturuan ko kayo mga Kasarap Vlog kung paano matanggal ang pait ng ampalaya. Na hindi mo na kailangan piga-pigain pa. May pait man, pero kaya. Kasi, saan ka ba makakain ang ampalayang walang pait? Dapat, kahit konti, meron pa rin para naman nalalasap pa rin yung vitamins na meron ang ampalaya. Ganito lang yan mga Kasarap Vlog, maglagay ka lang ng tubig. At ang pinaka-secret, buhusan natin ng suka mga Kasarap Vlog. At buhusan rin natin siya ng asin. Kasi sa sobrang citric acid ng suka mga Kasarap Vlog, nanuneutralize niya ang pait ng ampalaya. At ganoon din ang asin. Nadidilute niya ang sobrang huli ng ampalaya na nagkakos ng pait nito. Ibabad mo lang siya mga Kasarap Vlog, siguro mga 5 to 10 minutes okay na to. At ang pait ng ampalaya, talaga namang kayang-kaya na. I-set aside lang muna natin to mga Kasarap Vlog, at dito naman tayo sa ating sotanghon. Ibabad lang natin to ng mga 5 to 10 minutes. Para ating sotanghon, malambot na mamaya. At ito ang ating main ingredients, ang ating chicharon from Bulacan. At next, mag-gayat lang tayo ng mga kamatis. Kahit malalaki ang gayat natin sa kamatis, okay lang mga Kasarap Vlog. Kasi, madudurog na rin man siya mamaya. Gayat na rin tayo ng sibuyas. At maggayat na rin tayo ng bawang. At next, magbati naman tayo ng itlog. Dalawang piraso nga pala ilalagay natin sa isang buong ampalaya mga Kasarap Vlog. Lagyan lang natin siya ng konting asin at konting paminta. At tara mga Kasarap Vlog, mag-isa na tayo. Mag-start tayo magluto. Pinagsasabay ko nga pala mga Kasarap Vlog ang bawang at sibuyas. Doon sa nagtanong nga pala mga Kasarap Vlog na aking isang followers kung bakit ito pinagsasabay ko. Ganun po kasi ako mag-isa pero naka-hypar po sila mga Kasarap Vlog para sabay-sabay po silang maluto. Kasi pa nagigisa po talaga ako mga Kasarap Vlog, talaga pong hypar po talaga lagi ang ginagamit ko. Hindi po ako nag-low-low fire pa nagigisa. At kapag okay na mga Kasarap Vlog at luto ng ating kamatis, pwede nating ihalo ang ating ampalaya. At lagyan natin ng mga seasoning kagaya ng black pepper. Isunod na rin ang ating garlic powder at ang ating asin. Isabay na rin natin ang ating asukal. At halu-haluin lang natin mga Kasarap Vlog. At kapag medyo okay na, ilagay na natin ang ating itlog. Isabay na natin ang itlog sa pagigisa. At kapag na-corporate natin ang itlog sa ating ampalaya, isunod na natin ang ating sotanghon. Ito lang naman ang nakapagpa-twist sa kanya mga Kasarap Vlog, pero yung pagigisa mo ng ampalaya, ganun pa din mga Kasarap Vlog. Ang dumagdag lang sa kanya, yung sotanghon. Para ang ating ampalaya, iba ang itsura. And after, durugan lang natin siya mga Kasarap Vlog ng chicharon. Para mas masarap ang ating sotanghon, ampalaya con charon. Kaya kung gusto nyo matry ito mga Kasarap Vlog, subukan nyo na to, gawin nyo din sa bahay nyo. At sure ako mga Kasarap Vlog, mag-i-enjoy kayo. Dahil ang bitter na ampalaya, naka-move on na. Char! So this is Angel James and your always vlog, Sarap Vlog, na nag-iiwan sa inyo ng kasabihan, sa inyo ng sarap, sa akin na lagi ang vlog, kaya tayong lahat, Kasarap Vlog, thanks for watching, bye!